Hi guys, good afternoon. Master Berto po ulit, ang salonista. So yun, ang gagawin natin ngayon guys is, ang haircut is afro. Afro. And then, ipipaded natin itong side, pero makahayaan na natin to para maganda yung fading niya, at saka hindi natin babawasan yung taas. So usually, uso ngayon yun yung mga afro na tinatawag na naiiwan yung taas. Okay? So yun, start tayo guys. So ngayon guys, paano ba natin gagawin ang afro, yung faded sa taas, so kukuha muna tayo ng guide. So first, I use 2 millimeter, okay? So hanggang dito lang siya, guys. Ayan, nakita niyo yung low decision. Ayan, yun lang. Okay. So ngayon guys, so gusto ko guys, yung fading niya, pabilog na ganon. Ayan. So gagawin natin guys, gagawa tayo ng guide. Okay. O, tingnan nyo guys ito. Yun guys, so ganun din yung gagawin natin sa kabila. As you can see, yan, naglinya ako sa kanya. Ayan. So ayun, kabila, ganun din guys. Ayan. So ayun guys, nakita nyo? Ayan. So, ayun, check natin. Okay, so medyo hindi pantay. Ayan natin dito, adjust natin konti. Ayan guys. Ayan. So, ayun guys. So, ngayon, ang gagawin natin is ipipade na natin siya. So, gagamit tayo ng 1 millimeter. Okay. So, ito guys, lapit-lapit natin ng konti yung camera. Ayan, para makita nyo yung ginagawa ko. Guys, okay? So, ito guys, tingnan nyo, 1 millimeter. So, simula dito, yan, sa linya ko, dito ako mag-start na fading. Pero susundan ko yung pinaka-round niya. Makikita nyo mamaya na yung white niya is pabilog din, pa-round din, hindi straight lang. And guys, ayun, doon pa ulit tayo. Bila, yan. So, as you can see, guys, kikita nyo, wala nang linya. Yan, ito yung gagamitin natin yun. Yun, guys, tingnan nyo. Yun, gamit ako ng toothbrush para makahit yung ano, makita natin kung may linya ba o wala. Ayan guys, ayun, linya dito tayo, susundan lang natin guys. Ayan o, yung fading niya para maganda. So guys, ang paggamit nito para rin tayo nag-aaral step by step. Nag-aaral ng high school. Magsisimula ka sa grade 1, grade 2, grade 3, yan, ganun din. So, ako naman, ang ginawa ko, kung pinagkaiba lang nito sa pagbubukit, sa pagbabarbers, may fade tayo, 1, 2, 3, 4, pagbaba tayo, hindi pataas. Yan, guys. So, nakikita nyo guys, so, pababa, paikot din yung ating fading. So, hindi lang siya straight. So, yun, yun, tinatawag natin. Tinatawag natin, ba tawag ito?
meron tayong motivate dun sa ating motivation sa ating pagkukupit. So, ibig sabihin, hindi tayo gumugupit lang. Guys, ayan, nakikita nyo. Ayan. So, yun. So, tayo dito sa kabila, guys. Ayan. So, sa mga beginners, tutok lang kayo. Panoorin nyo lang to. At matututo kayo. Step by step lang yan, guys, ang pagkukupit. See? Wala na din yan, di ba? Ayan. Ngayon kasi guys, sa paggugupit ngayon, makikita mo lang sa YouTube, okay na. Yes, okay siya sa YouTube. Pero for me kasi, pagka mag-aaral ka, dapat mag-aaral ka talaga sa school. Itong pinapakita natin sa YouTube is idea how to cut the hair. Not totally na marunong ka na, nag-aaral ka na, no, it's not enough, guys. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, kailangan pa rin natin pumunta sa academy para mag-aral ng hair cutting, okay? So, itong tinuturo ko sa inyo is idea how to cut the hair afro like that. Yan, kumbaga, kung ikaw meron kang alam sa pagkukupit, then you get one new haircut, you get one new hairstyle na alam. How to cut the afro haircut like that. Katulad nitong ginagawa ko. So, ayun guys, check natin. O, ayan, wala na siya linya. So guys, ayun. So, gagamitan naman natin siya ngayon ng trimmer. Ayan. Guys, nakita nyo? Ayan, pinipilit ko pa siya lalo. Ito, zero na talaga guys. Kumbaga, white side wall na talaga ito. Pero kasi, since painted yung ano, ito na yan siya. Ayan. Hindi kayo maliligaw guys kung nag-aaral lang kayo ng, nag-aaral pa kayo ng magupit. Hindi kayo maliligaw kung step by step yung gagamitin nyo guys. Nakita nyo guys, ayan. Yun sinasabi ko sa inyo na paraon pa rin. Ayan, nakikita nyo guys, ayan. So, ayun. Susundan nyo lang yung ginawa ninyong guide. Nakita nyo na wala na yung linya, di ba? So, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, o. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin natin ngayon, dilinisin naman natin yan na maayos, ha? Gagandahan na natin yung side and then ibubuka natin yung taas. Panghuli na. Kumbaga, parang dinisin muna natin yung gilid bago tayo pumunta sa baba. Okay? So, ayun, gagawin natin guys. So, ito. Ayan. So, syempre, i-check natin mabuti guys. Kung okay ba siya? Maganda na ba? Kung maganda na, di okay na siya. Okay? So, yun. So, guys, konti lang. Konti linis lang, guys. Kita nyo, guys, hindi gumagalaw yung kamay ko. Daliri lang yung gumagana, di ba? Guys, so okay na, no? So, ang gagawin naman natin is yung ibabaw naman, guys. So, iiwan natin siya na ganyan. Kumbaga, parang ganyan nakahaba kasi nga, afro. So, binabalance natin yung length at saka yung kulot niya. Okay? So, ayun. Ayan. So, di ba? Maganda na siya tingnan. So, ito, pag dilagyan mo ng product, ibabagsak lang natin. So, ayun na, guys. Ang gagawin natin is DIY hair color. So, paano ba ang DIY hair color? Hello guys. So, yun. Ang ikukulay natin ngayon guys is ito. 8.1.
So ito guys, yung 8.1 medyo ashy ng konti. Since guys, since tingnan nyo ang color ng hair niya. Ayan. Ang color ng hair niya is super dark. So yung tinatawag nating DIY. Okay guys. So yung DIY, do it yourself kumbaga, is ang tanong dito is paano natin malalighter ang isang hair color, ang isang black hair, as in black talaga to, yan, oh, dark black. Kung paano natin malalighter to without bleaching. So sa DIY, syempre gusto nyo maayos yung itsura ng buhok ninyo. Gusto nyo may kulay yung buhok ninyo. So sa 8.1, ayan, itatry natin na palabasin siya. Pero not exactly because hindi tayo gagamit ng bleach, no? Pero ganito ang technique dyan guys. Kung gusto ninyo ng DIY na lumabas yung hair color, very easy. So gagawin natin, mag-a-adjust tayo ng peroxide. May tinatawag kasi tayo na 6%, 9%, and 12%. Ang 6% is 1 to 2 level lip ang nililip na hair color, and 9% is 2 to 3 level lip ang inaangat niya, ang kinukulay niya, and then 40 volume para mag-lighter yung color ng hair niya. And the technique is mag-roots to ends tayo, pero hindi natin isasagad sa anit para hindi mahapdi. At the same time, magla-lighter to yung color ng hair niya. And ibababad natin, processing time is 35 minutes. Okay? So since the style is afro, hindi na natin kukulayan yung gilid guys. Hindi na natin to kukulayan. Ang kukulayan na lang natin is yung ibabaw. Okay guys? So malinaw. Okay, so yun. So mag-a-adjust tayo sa peroxide guys. Okay? So yun. Magtitimpla na tayo ng color guys. Ayan guys. So ngayon, kukulayan na natin yung hair niya. Ayan. So focus natin sa buhok guys. So yun. So yun pala. Ito, DIY to. So kayo na ang bahala. Siyempre, ang technique nito, ang mixturing pala nito is 1:2. Ayan. Pag 40% kasi, ang ginagawa ko is 1:2. One part ng colorant, two part ng peroxide. So yun guys. So hindi tayo magkukulay ng ito, parang DIY nga to kung tawagin, do it yourself. So hindi natin i-dedicate sa scalp yung kulay para hindi masakit sa scalp, kumbaga hindi masunog yung balat ninyo. Which is, ito, medyo mahirap to gawin. Pero, syempre, since like for example, naka-pandemic tayo, takot pumunta sa salon yung iba. So, ganito na lang gawin ninyo muna for the meantime, di ba? Pero ito dapat talaga sa salon ginagawa, hindi sa bahay kasi nga medyo mahirap to. Kung gusto niyo ng perfect na hair color, syempre, sa salon. Ayan. Kasi ang mga nagsasalon kasi nag-aaral talaga. Hindi sila katulad natin, hindi katulad ng iba na natuto lang sa YouTube, which is hindi ko naman minamalit. Ang ibig ko sabihin, is mga professional talaga, di ba? Mas mainam pa rin kasi talaga yung mga nag-aaral kaysa yung nanonood lang tayo sa YouTube. Alam ko yung iba may hilig sa buhok, wala lang talagang kumbaga parang walang time makapunta ng salon. Kaya nagdi-DIY na lang sila ng hair color. Ayun. Para maganda, ang suggestion ko pa, kapag DIY, huwag masyadong lighter yung ikulay ninyo para hindi halatang hindi pantay, di ba? Ayan. So ito DIY to guys. So makikita nyo parang balyets yung kakalabas itong hair color na. Ayan, ayan na, saan na nga ba tayo guys? So, ngayon kung magdi-DIY tayo ng hair color, I suggest wag masyadong light para hindi makitang hindi pantay yung color ng hair nyo.
Ayan guys, so binabad na natin yan. Nag-start na yung time niya ng 35 minutes, okay? So, may 5 minutes tayo running time. So, 30 minutes na lang. Hello guys! So, yun, habang binababad natin yung hair color natin, may isi-share lang ako. Kasi may nabasa ako sa isang, sa Facebook. Yung isang customer, hindi nagbayad ng service niya because hindi siya masaya because of the curl. Ang sabi daw kasi is wavy yung hair. Parang may pinakitang picture. So, ngayon, ang nangyari, di natapos na yung kulot. Maganda naman yung wave kasi pinost sa Facebook. Maganda yung wave. Tapos, nung ano, hindi daw binayaran kasi hindi daw siya masaya. So, ganito kasi yan, guys. For me, on my experience kasi, i-explain mong mabuti sa customer mo kung anong kakalabasan ng kulot. Like for example, ito na yon guys. Ito, may papakita kong picture. So ito, ayan, nakita niyo yung wave na yan. Sometimes kasi our client bring the picture kung ano yung kulot na gusto nila. Like this guys, okay? Ako, like for example, I want same like this curl. Siyempre, pinakita sa iyo yung picture. So, nag-i-expect siya na ganyan talaga yung kakalabasan. Okay? So, ganito ang explanation ko dyan, guys. Example lang to dun sa nabasa ko. Sa mga baguhan pang magpakulot at magpapakulot ng wavy hair at may peg kayo na gusto ninyong ipagaya sa hairstylist, don't expect na eksakto na ganun yung kakalabasan kapag ka i-curl kayo. Parang, kasi kapag ka-i-curl kayo, ang ibig sabihin lang nun, ginaguide niya yung buhok mo para sa style na gusto mo. Katulad nito, guys. Hindi mo makukuha yan kapag ka-i-winave mo yan or i-curl mo na yan sa salon. Ikukulot siya hanggang dito lang sa dulo. Pero, i-curl mo pa rin siya ng ganyan yung style kung gusto mo ganyan makuha. Kasi nga, guys, ang wave natin, ano lang talaga, hindi siya makukuha. Kasi kumbaga parang like for example, ito. Itong wave na to. Ayan, bago ipinost sa magazine yan, inayos na po yan. Nilagyan na po ng mga produkto. Nilagyan na ng mga hairspray para lang maging ganyan ang style kung gusto mo pa-fly away. Hindi po siya automatically na kapag kaganito yung pinakita ninyo sa hairstylist, eh ganyan po automatically yung gagawin nila. Hindi po. Yung natural po niya kung ano po yung ginawa niyang weaving dun sa hair mo, ganun lang po ang style niya. Unless nga po, na sinasabi ko sa inyo, kapag ka may activities kayo at gusto niyo ng ibang style, na wavy, eh mabilis nyo pong magagawa because may curl na yung hair nyo. Nagets nyo po yun? So, ayun. And then, advice ko naman sa mga hairstylist, i-explain nyo pong mabuti sa mga customer ninyo kung ano yung kakalabasan. Like, for example nga, ang sinasabi ko is, ang magazine po is, nasa magazine po siya. Ginamitan na po siya ng mga hair product, ginamitan siya ng curling iron para ma-wave siya ng ganyan. Pero kapag kakinulot natin ito, hindi ganyan eksakto lalabas. Kukulutin po natin to na kapag kainayos ninyo, ay ganyan po yung kakalabasan. Nagets nyo po yun, mga kapwa ko hairstylist, para hindi po kayo magkaroon ng trouble sa mga client natin. Okay? So, yun po yung isang share ko sa inyo, na which is, alam ko naman na marami tayong, kumbaga parang sa sobrang dami ng mga product na lumalabas ngayon, kala ng mga customer, kasi wala naman talagang alam ang kliyente. As a stylist, you are a professional hairstylist, you know kung ano yung dapat mong gawin sa kliyente, kung ano yung kakalabasan sa ginawa mo sa buhok niya, explain mo nang mabuti sa kliyente, okay? Para pag natapos yung ginawa mo, hindi siya magsasabi na hindi ko babayaran, ganito, ganyan, okay? So, ayun. Yun ang isang advice ko, okay? Pangalwa, meron pa ulit na isang nabasa na sa bleaching, guys. Okay? Nag-bleach yung isang hairstylist. Ang bleach niya is ginaganon niya, okay? So, yun. Advice ko sa mga kapwa ko hairstylist,
at sa mga assistant nag-a-assist sa hairstylist, especially kasi sa mga salon, high-end salon, syempre may mga assistant sila. Okay, sometimes ang bleach, kapag ka nagbi-bleach tayo ng hair, pinapaputi natin ang hair, huwag po nating gaganunin ang buhok, lalo na po pag alam nyo na po na ang hair is nagkakaputol-putol na. Okay? Kung alam nyo po ang hair is damaged na, which is, eto pa, kailangan mong i-explain sa client kapag ka may target color ka, dapat i-explain mo sa client kung anong mangyayari sa hair niya. Okay? So, yun. On my experience ulit, may ginawa akong isang client. Ay, model. Sorry. Isang model. Binleach ko siya. Ang target color is 10.1 or something like that. Okay. Ganito kasi ang nangyari. Yung hair, ipipayless yellow namin, di ba? So, automatically, pagka nagbibleach ka, ang hair niya, hindi pantay-pantay nagla-lighter, nagpipayless yellow. Yung iba, payless yellow na, yung iba, nasa yellow pa lang. Okay. So, ang ginawa niya, chinek niya. Ginano niya yung hair. Kumbaga, sa hair, parang pinipisa niya na ginaganong-ganon niya. Siyempre, bleached hair yun. Kumbaga, parang kapag ginanon mo yun, may possible na maputol na yung lighted part ng hair. So, yun ang mali na hindi nyo dapat ginagawa. Tapos, kapag ka nagbabanlaw tayo ng binleach na hair, huwag din ho nating gaganunin or something na may gamot. Buhusan ng tubig, running water sa bisin, dire-diretso hanggang mawala yung bleach hair. Yung bleach product, yung bleach na medisina, yung gamot na bleach, hanggang sa mawala. Ngayon, kapag ka nawala na siya, saka dahan-dahan mo siyang irarab, shampoohin ng dahan-dahan simula sa dulo hanggang papunta sa roots. Ngayon, safe na siya, kumbaga. Kasi ang hair, kapag kaginan mo siya at may mga product ba siya na pang-bleach, ibig sabihin, natitistis yung balat ng buhok. So, ibig sabihin, napuputol talaga. So, dapat talaga siya hindi ginaganon. Titingnan mo lang siya or makinis na ganon, hindi gaganonin. Ngayon, pag naramdaman mo na, ay, marupok na siya, kailangan ng banlawan agad. Automatically, banlawan mo. And then, syempre, i-treatment mo na rin. Pero, wag mo talaga siyang gaganunin. Kapag may bleach, na may bleach pa sa buhok at gaganunin mo, sa pagbabanlaw, ganun din. Don't do that. Running water, buhusan ang binleach na hair hanggang sa mawala yung bleach product. Pagka nawala na yun, saka dahan-dahan yung isya shampoo. At wag nyo rin gaganunin. Okay, guys? Wag nyo gaganunin. Yun lang yung advice ko para maiwasan natin yung problema sa kliyente, you and your client. Okay? And especially, consultation is very important to our client. You and your client is nagkakaintindihan kayo kung ano yung gagawin mo sa buhok niya at parehas kayong nag-a-agree. Para, you and your client is walang pag-aawayan pagkatapos ng ginawa ninyong trabaho. Okay, guys? So, yun lang mapapayo ko sa inyo at yun lang masishare ni Master Berto sa inyo. Okay, guys? So, yun. So, tutuloy na natin yung ating hair. Natapos na ang ating DIY hair color. Ayun. Ayan, nakita nyo guys. Ito na. Oh, syempre. Ayun guys. Ito pa nga pala guys. Ayan. Sa mga curly hair, sa mga customer natin sa salon guys. Ayan. Ang curly hair po natin talaga, sa totoo lang, pagkatapos yung maligo, susuklayin nyo na siya ng maayos. After that, huwag nyo na po suklayin. Pag natuyo po siya at sinuklay nyo po siya, mawawala yung ganda ng wave, mawawala yung bounce at the same time, bubuhag-hag lang po yung buhok nyo. Okay? So, ito pa. And, so, yun guys. Natapos na yung ginawa nating DIY hair color. So, ito yung kinalabasan niya. So, since basa pa siya, talaga makikita mo talaga na ganyan yung kulay niya. Parang dark yun konti. Pero, may kulay yan.
Kasi kapag ka natuyo ang book, doon mo lang makikita kung lighter yung color ng hair mo o hindi. Okay. So, punta tayo, proceed tayo doon sa curly hair. Doon sa mga client natin, yung mga kulot ang buhok. Okay, ganito ang gagawin ninyo, guys. So, unang-una, kapag na-shampoo nun siya at nalagyan na ng conditioner, pagka mag-aayos na kayo, towel dry, and then comb. Hair comb ng maayos. Yan. Aayusin nyo na siya, guys, kung anong style yung gusto ninyo. Yan. Like, for example, yan, ganyan. Kikita nyo, guys? So, yan yung style. Yan. Hayaan nyo na siyang matuyo na ganyan. Or, kung gusto nyo, katulad nito, afro yung haircut niya, nasuklay ko na siya, ikukomb ko siya paharapan. Okay? Afro to, afro. Aayusin ko na yung suklay papunta sa harapan. Hindi mo na siya kailangan suklayin kapag katuyo na. Isang suklayan lang and then white teeth comb. And then, aayusin mo na siya. Gaganunin mo na siya. Ayan. Diba? Mas maganda kasi yung natural na wave. Usually kasi, ito yung uso ngayon, guys. So, makikita ninyo kung gaano kaayos yung hand comb lang. Okay? So, ayun, syempre, usually, pagka mga walak, okay, sorry, kapag ka may mga lakad tayo, nilalagyan natin ng product. So, syempre, lagyan lang natin siya ng mga cream. Mga wet cream na pwede sa kulot. Hindi siya pwede yung blower, pwede i-blower, pero mas maganda kung kulot ang buhok, kulotin nyo na. Kasi natural lang, katulad nito, ayan, nilagyan natin ng wet cream. Ayan, makikita ninyo, lumalabas yung wave ng hair niya. Ayan, guys, oh, diba? Tingnan nyo naman, guys, kung gaano kagwapo ng aking model. Ayan. So, ayun. Ito yung mga usong haircut ngayon na nag-trending. Ayan, guys. Natural curl. Ayan. Diba? Pang model. Ayan. See? Look. Ayan. As you can see, guys, nakikita ninyo. Ayan, ang gwapo ng aking model. Bagay na bagay sa kanya yung kulot niya. Ayan, thank you to our model. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Yung wave niya, guys. Oh. Ayan, diba? Natural curl. Ayan, maganda siya. Ayan. So, ganyan dapat yung ayos niya. Ulad yan. Ayan. Ayan, diba? Ayan, guys. Oh. Oh. See? Kita nyo? Oh, ayan. Ganyan yung, nasa, yung sa harap niya, guys. Ganyan. Oh, ayan. See? Marami yung may gusto ng ganitong hair. Pero hindi lang nila maayos because hindi nila alam, hindi nila tinuturo ng stylist kung paano gawin. Okay? So, ganyan niya siya. Ayan, guys. So, ayan. Okay? So, ayun nga, guys. So, ayan siya. Ayan. Gwapo na aking modelo. Si Gilbert. Ayan. So, ayun, guys. Dito na nagtatapos ang aking i-shiner sa inyo na DIY. So, ulitin ko ulit, guys. Kapag kakulot ang hair, pagkatapos yung mag-shampoo at mag-conditioner, suklay na isang beses kung saan yung gusto ninyong way na style, doon nyo dalahin. Suklay, and then, saka nyo aayusin. Hand comb lang po. Gagandahan nyo lang yung kulot. Okay? And then, after nun, okay na siya hanggang sa matuyo. Hindi nyo po kailangan suklayin na tuyo na yung buhok sa kanyo susuklayin. Okay? So, yun ang... Ayan, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video. Minsan kasi gumagawa ako ng video like itong mga about the hair, minsan naman kasi gumagawa ako ng mga pampatawa. Siyempre para hindi naman boring yung channel ko, pero please support my channel, Master Berto, ang salonista. So, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ako. And also, paki-follow na lang din po ako sa aking page sa Facebook na Hair is My Masterpiece. And yun yung aking yung aming business na takoyaki, takoyami, ang sarap. So paki-follow sa page ko at wag na lang siyempre yung kakalimutan na paki-subscribe ako sa aking YouTube channel, Master Berto po ang salonista. Maraming salamat po.